again, this is CINMAR Vlog and welcome to another reaction video. Well, ati pong i-react yung upload video ni Miss Ann Monsalve kung saan sasaputan itong si Panday Mechanik. Well, bakit nga ba sasaputan? Alaman po natin yan maya-maya lang. Dahil nga po dito sa kanilang pag-video call, ang dami talagang natutuwa dito dahil sa mga kalokuhan na ginagawa din ni Mr. Panday. Well, stay tuned lang po kayo dyan. Tapusin po ang video ito dahil nga po mag-enjoy tayo to the max dito sa kanilang video call kung saan Panday Mechanik and Ann Monsalve, the tandem of the year. Yan po. Wag din kalimutan po ang CINMAR Vlog kung saan po lagi po tayo nagre-react every time po na mayroon silang mga upload videos. Kaya don't forget to hit the bell button para lagi kayo updated, of course, itong ating tandem na ito. But before that, guys, without further ado, yan, start muna tayo ng introduction sa ating mga manonood para mayroon tayong intro. So this is it. Well, ito na po ang video ito, guys. Kaya sobrang nakakatuwa talaga itong dalawa na to dahil nga syempre sa kailang pag-uusap everyday, guys, iba-iba yung mga napapag-usapan nila. Hindi lang basta tapusin niyo po ang video ito dahil talagang nganga-nga na naman tayo nito sa ating mga nakikita sa kanila. Tatawa tayo talaga. Yeah, ito na. Let's play. Costume ako Spider-Man eh, pero mask lang eh. Mask lang? Asan? Oh. Ha? Asan? Ano dito? Saan ba yun? Seryoso? Wow, meron pala siya Spider-Man. Sana ako yun. Okay. Ito. Puta! Ay, Diyos ko po. Ay, may suot ka? Oh, ang ganda. Masabi mo so weird? Weird ba? So weird na. Kakaiba eh. Kakaiba kasi, mami. Kakaiba? Nanonood ka ba ng Spider-Man, tate? Color sky blue. Ah! Sky blue! Ah! Mata ko si panirin mo! Parang busy-busy ka lagi eh. Hindi naman busy. Ang bahay, always. Always? Parang hindi always. Nag-workout. Ay, nag-workout ka. Para saan? Wala, dito lang sa bahay. Hindi naman ako lumalabas. Nagpapalaki ka ng katawan? May hinahanda siguro, ganun. May pinaghahandaan ka? Sino bang bubuhatin mo? Ibang-iba na talaga si Panday, guys. May hinahanap kasi ako. Gusto kong magsuntukan siguro. Ay, nakahayap ka ng kasuntukan? Ah, sige, ako papayag ako. Pwede ako maging kasuntukan mo. Ayoko eh. Bakit ayaw mo? Basta gamit lips. Sige na lang. Ah, sige. Alam mo, para akong gagamba. Kasi tingnan mo naman yung suot ko. Parang gagamba. Tapos ikaw yung sapot. Ang laki kasi na you are my home. Di ba naman din yung gagamba? Tapos. Costume mo, mami. Maganda ba? May mask ba yan? May mask? Meron, pero baka pag sinuot ko yun, di na ako makahinga. Yung cute. Costume na ako Spider-Man eh, pero mask lang eh. Mask lang? Asan? Oh. Ha? Asan? Ano dito? Saan ba yun? Yung costume, wow, meron pala yung Spider-Man. Kabado ako. Sige. Ito. Ginagamit ng mask. Malinis ba yun, Papa? Ba'y parang damit na yun? Diyos ko ba? Bagong laba yun. Sa'yo yun? Makailang butaan ni Panday mas kalukuhan. Ay, Diyos ko, Panday. Nawala nga yung boy. Marami din eh. May pula pa nga yun eh. Dapat pula talaga para Spider-Man. Oo nga. Sure ka bagong gamit yun. Baka parang ginamit mo kahapon yun eh. Hindi. Maganda yun eh. Pag Spider-Man talaga yun. Bago yun eh. Bago ba yun?
kaya pala piniflex mo bago eh. Wow! Pero yun. Guys, yung brief talaga saktong-sakto sa ilong ni Panday. Ay, naku. Gusto naman yung lakad mo, mami. Ayun, okay naman. Sasakit talaga ang tiyan natin dito. Nakakapagod pero nakaka-enjoy. Nakapagkita din ako sa mga supporters natin. Ang importante, masaya ka, ganun. Mas masaya sana kung kasama ka doon sa meet and greet eh. Ah, sana all. Oo, meron pa naman ako next time, di ba? Pero bakit mo pinakita sa akin yung brief mo? Ha? Brief? Mas yun kami. Ay, mas ba yun? Hindi makamove on sa brief. Kaya ko brief. Mukha lang yung brief, ha? Pero yun, yung mask talaga yun. Ah, okay. Mas malaki lang pala yung mata. Yung mata kasi malaki. Ah, so payo ano talaga siya. Saktong-sakto sa'yo yun, ha? Bumawi lang, bumawi. Ano size nun? Ang batang yun eh, sa assistant ko eh, niram ko. Sa assistant mo, hiniram mo, tapos nilagay mo sa mukha mo. Palit ko eh. Hanap na yan. At least alam natin, walang arte si Papa P, di ba? Oh, no. Bagong laban naman. Bagong laban. At, pero nasasabit yun sa ano niya. Ay, nako po. Pero Spider-Man ka ba, Papa P? Kasi meron kang ano eh. Meron kang ano, mask ni Papa, ni Spider-Man eh. Spider-Man ka ba? Kasi... Bakit? Web belong together. Di ba? Web love. Parang web love lang. No, web love lang yan sila, guys. Tsaka ano? Spider-Man ka ba ulit? Bakit? Because I want to be with you forever. Ang cute. Ang daming baon ni Kian dyan. Well, naalala niyo ba yung upload video ko na web lab? So, doon kasi sa bahay ni, noon ng isang gagamba, is nagpuporma kasi yan ng, ano, ng heart. Kaya, ano, sinasabi kong web lab. Kasi itong dalawa nga naman talaga is love ang matatawag natin dito dahil nasa kanilang friendship na namumuo based sa kanilang laging pag-video call. Di ba? Web love lang. Kasi nga, yung mga karakter nila, binibase din natin base sa nakikita natin. My spider, my spider since stingling, ma'am. Pero alam mo, ano talaga ako, spider talaga ako eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Takot ako sa tubig. Spider, pero alam mo, kahit tao ka, gusto mo sana maging ano ka eh, gagamba. Kanta yun ang bata. Bakit? Gagapangin kita! Joke lang pala yun. Yun. Oh, spiderweb ka ba eh? Ha? Spiderweb ka ba? Bakit? Eh, nung dumikit ka sa akin ay parang ayaw ko nang makaalis. Ala! Oh, di ba pag naano ka sa spider web, parang hindi ka na makakaalis doon, tapos kakainin ka na. Kulang sa baon si Panday. Oo. Nakadikit na eh. Oo, pag dumikit yun, kakainin na yun eh. Ala na, GG na. Okay na, yun. Pero... ay, congratulations nga pala, mami. Yung, ay, thank you, Papa pala. P. 6 million na. Oo nga. Yun. I'm proud of you. I'm so happy with you. Ganun. Yeah, sana. Dapat, Papa P, dadating ka din dyan. Malapit ka na mag 1 million. Road to 1 million na. Claim na agad yan, syempre. Of course, soon. Okay lang, mami. Pero, so, yun. Kamusta ka naman ngayon mga nakaraan? Wala! Okay lang! Iba't ibang katauhan yung pinakita mo sa mga streams mo, ha? Oo nga. Oo, hindi. Ayoko lang kasing magpaganitong, ano eh, dito lang ako sa bahay, ayoko lang umalis, ganun. Dito lang talaga ako. Baka tayo mo umaalis na ng bahay? Ayoko kasing makuha ako ng iba, ganun. Baka, ganun. Baka kidnapin ako, ganun. Delikado. Sino kay kidnap sa'yo?
Hindi, hindi ko alam eh. Chicks? May, may mga death threat, gano'n. Ha? Sa death threat. Di ba, alay, pag kinuha ka naman ng iba, ihilain kita. No, sana. Spider-Man eh. Oo nga. Okay lang, mami. Ayaw ko kasi mo pa, yun. Oh, napapangit na eh. Napapangit na nga ako eh. Para hindi, hindi magusto ng iba. Ganun. Grabe naman! Mag-adjust na siya! Mag-adjust na siya! Nagpapapangit daw siya. Ay, nagpapahumble talaga lalo si ano no, si Panday. Sabi niya nagpapapangit. Well, pag kasi yung gusgusin kasi na tao, guys, parang pangit nga naman tingnan no. Pero pag nagkapag-ayos ka naman, syempre handsome ka na makikita ng iba. Syempre si KN number 1 yun na mag-appreciate sa kanya, 'di ba? Ano lang naman yung kunting ripaso lang yan sa ating sarili, 'di ba? Pag once kasi nakapagbihis tayo ng maganda, nakapagpatupi, nakapag balbas mo saan man yan binabalbas. Maganda naman yung ating katauhan na makikita ng ibang tao. Kaya syempre poging-pogi pa rin yan kahit sa paningin ng iba hindi, pero poging-pogi pa rin yan si Panday para kay Kaya. Ayoko magpapangit kasi baka pag nagpapangit ako eh, ayaw mo, ayawan mo na ako. Hindi. Hindi naman yung rason para iwan kita eh. Alam mo naman na pag-ibig, mami, ay yun. Hindi rason yung dahil maganda ka, dahil sexy ka. Pag-ibig is walang rason. Ano, ganun. Walang reason yung pag-ibig. Oo. Oh. Oo. Oh. Bakit? No? Kung maganda ka, di, kung hindi ka na maganda, eh, iwanan ka na. Di, di yun. Hindi ka dapat ganun. Kung mataba ka na, hindi ka na sexy, iwanan ka. Hindi. Wow. Dapat, pag true love talaga, eh, walang reason. Ganun. Wow. Parang nandito talaga na tumatagos talaga. Eh. Di ba? Kaya, no matter, no matter. I love you at my worst. Ayun yung isa sa mga gusto marinig ng babae sa mga ano nila, mahal nila na true. Ano, hindi kailangan na ano yung physical look mo. Oh. Sabi mo nga walang reason. True. Napakaganda yung sinabi ni Mr. Panday doon, guys. No, balikan natin yun. Once kasi na nakikita mo nung umpisa yung magiging, ano ba, girlfriend mo. Ah, napaka-sexy niya, napakaganda na. Kasi tayo naman kasi guys, no, nagbabago talaga tayo ang ating mga sarili, ating mga nakikita. Yung physical, nababago yun talaga yan. Kasi syempre sa ating edad, sa ating kinakain, tumataba rin po tayo na mamayat, na parang hindi nakagaano yung skin, makinis. So, normal lang pula talaga yun. Once kasi na magsama na kayong dalawa, hindi ibig sabihin nun, once nagbabago ng isang tao, isang pag, yung babae at lalaki, magbabago rin yung feelings mo. So, kung sabag, kung baga, dapat tanggapin mo siya kung ano yung nakikita mo sa kanya everyday. Kasi nga, yun naman talaga, ang nakasanayan natin na may pagbabago bawat isa sa atin. Kaya lalo mo siyang mahalin, ipakita mo na hindi ka pa rin nagbabago sa kanya, yung pagmamahal na yan, huwag mong baguhin pa rin. Kasi kung gaano mo siya minahal noon, syempre naman mamahalin mo rin siya hanggang ngayon. Sabi nga nila, till death do us part nga eh, kung hanggang saan yung ating buhay, mamahalin mo pa rin siya ng todo. Good job, Mr. Panday. Walang reason na magbabago sa kanya. Walang rason na ibahin mo yung pag-ugali mo sa kanya. Dapat talaga, ano pa yan? Lumalamang pa yung pagmamahal na yan. Diba? Oh. Wala. Walang reason eh. Kasi true. Parang nakakampante kami na ano eh, na parang okay lang naman sa kanya na ganito. No, kahit sa attitude na ganun. No? True! Dapat tanggap mo ganun. Sorry na! Sorry na! Natin yung attitude. Okay lang naman ba sa'yo? Ganito yung attitude ko. Parang wala naman na din akong doubt na gaano na tatanungin ko pa kung okay lang sa'yo attitude ko kasi tagal na nating magkaano. Mm-hmm. True yan. Usap. Ano? Hindi ko narinig? Sabi ko, parang wala naman na din akong doubt na may problema ka sa attitude ko. Kasi parang tagal na natin yeah. Eh. Tapos true. Ano, parang dito ka pa din. Bakit ako mapaproblema eh? Kasi dapat sa isang lalaki kasi, ha? Dapat mababasa mo talaga yung, dapat may sense ka talaga na
na alam mo yung nasa utak ng babae. Wow! Kahit hanggang ngayon, hindi ko pa alam. Hindi ko pa nakapasa. Anong problema? True yan, guys. Ay, wala ka magagawa. Ganto na nga ako. Yes, guys. Totoo naman yun, guys. Kung ano talaga pinapakita ni Kian dyan, yun na talaga siya. Maldita. Yung pag-ugali niya, hindi maintindihan. Yung pag-ugali niya, minsan, ano siya, parang maano siya magsalita. Pero, yun talaga siya. Nasa tao naman talaga yun kung tatanggapin siya. Kaya itong si Panday Mechanik, unti-unti niyang kinikilala itong si Kian. Di po ba? Maganda lang talaga yung napapanood natin sa kanila kasi nakakakuha din tayo ng mga idea mula sa kanila kung ano ba yung kaibahan ng pag-ugali, kung tanggap din ng lalaki or babae yung pag-ugali ng isang tao. Para siya, Mari, sino bang madaling mag-give up ba? Ang lalaki ba o babae? Para sa akin, ang madaling mag-give up talaga is babae. Kasi parang minsan, alam ba, nag-away lang tayo sa maliit na bagay. Kaya sa akin, diba, may nangyari na tanggap niya talaga sa sarili niya. Sa maliit na bagay, sabihin ko, ayoko na. Kaya ganun, para mabilis para sa amin na sabihin na ayoko na. Ganyan. Tama na, hiwalay na, ganun. Pero parang hindi naman namin yun ni Minimin. Parang pabebe lang kami. Pero para sa akin talaga ang mas mabilis mag-give up yung babae. Pero pag ang lalaki nag-give up agad, ibig sabihin may bago na siya. Tama! Alam mo? Oo. Diba? Minsan niya ang paglalaki pag nag-give up, ayaw niyang maraming gulo. Gusto niya agad na tapusin agad. Hindi na mapag-usapan. Pero maganda pa rin, mapag-usapan nyo yung mga mali nyo sa isa't isa. Kasi doon nyo ma-realize yung mga kamalian nyo kung alin bang i-adjust nyong dalawa. Dapat ba i-consulta mo na ito, yung mga bagay ito? Bakit nga ba nasabi ko ito? Bakit nga ba is madali akong magalit sa'yo? Yun mga attitude kasi natin, iba-iba eh. Hindi natin na makukuha yan. Bakit nga ba? Hindi natin maipaliwanag kung bakit nangyayari yan. Kasi dalawang tao eh, mahirap kasi pagkasunduin, guys eh. Kaya dapat nga, before ka mag-married sa kanya, ayos sa kanya na mag-asawa na kayo, dapat ka talaga is kilalan din mo na yung mga attitude natin bawat isa. Kasi minsan doon naman na makikita yung totoong pag-ugali once na iisang bahay na lang kayo. Diba? True yan. Of course. 100% po yan. Kaya alam ko na pag nag-give up ka na may bago ka na. Ano lang yun ni Kian, guys, parang inilalo lang niya sa isang bagay na nag-give up. Pero actually, ang totoong mangyayari dyan, hindi talaga ang lalaki is ayaw na niya ng maraming usapan. Gusto na agad-agad na tapusin na ito, tama na, wag na magsalita, gito. Ganyan naman talaga ang babae, di ba? Maraming mga tanong, maraming mga satsat. Kaya minsan kasi gusto nilang maipaliwanag pa na gito, ganyan. Gusto pa nilang ma-broad pa yung napapag-usapan nila. Kasi gusto namin kunin yung pinakapulot dulo na kung ano ang nangyayari sa mga napag-awayan yung dalawa. Ganun kami, mabusisi kami mga babae eh. Diba? Sa mga lalaki na ayaw ng ganun, talagang mag-give up talaga sila kasi ayaw nila ng ganun babae. Hindi ako nag-give up pa. Oo nga. Kaya nga. Wala pang bago pag ganun. Hindi naman ako naghahanap eh. Ah, hindi ka ba naghahanap? Mabuti naman. Bakit naman lang naghahanap ako? Oo. Yun. Putati kasi yung dapat talaga gustuin mo yung panong mga babae. Kahit sa pag-aaway, noon. Mas malakas kasi yung mga babae kasi mami eh. Lalo na pag nag-aaway mami, sila panalo kasi. Habang umiiyak sila, ganun. Pag umiiyak sila, nasasaktan talaga sila, ganun. So, pag ang lalaki naman ay umiiyak, guilty talaga yun. Ganun pa yan? Mababaka. Para ikaw pa naman yung tipo na hindi mabilis maiyak. Oo, oh, hindi ako guilty pagkaganon. Siguro hindi mababaw yung luha mo. Pero may tanong ako sa'yo, sabi mo hindi ka mabilis maiyak. Ano yung isang bagay na makapagpapaiyak sa panday? Sa isang panday?
Sa tingin mo, sa sitwasyon o ano man, ano sa tingin mo yung isang bagay na mabilis magpaiyak sa'yo? Wala. Siguro sa pamilya, siguro. Sa pamilya. Number one talaga yan. Masasaktan ka. Siyempre, mahal mo yan. Ay, naubos na kasi yung luha ko dati. sa mga na, kaya, mga, kaya na, mga napagdaanan mo na. Kaya na maging strong ka talaga pagdating sa mga ganyan. Pero syempre, okay lang naman ang umiyak, Papa. Kaying doesn't mean na ano, mahina ka. Normal yan. Tara, iyak tayo. Oo, normal lang. Yaya, ano ka lang. Iyak tayo. Siguro, ganyan. Kasi pag yung iba kasi hindi na ko naman nila lahat yun. Siguro. Pag umiiyak siya yung lalaki, seryoso niya talaga yun. Ganun. True. Pero yung ibang babae naman, pag umiiyak pa, parang naipit lang siguro yun. Ganun. Hindi, mas madalas talaga ang babae iyakin. True. Oo nga. Ang dami na tinakpuha ditong mga ano guys, no, tips sa kanila or ideas. Kanila. Kaya gustong-gusto ko talaga. Ayoko naman din na gusto ka, nakitang umiiyak ka. Parang gusto ko lang malaman ano nga ba ang makakapag... Kasi ang strong ng personality mo eh. Pero alam ko pag may problema ka eh dahil sa mata mo. Pero ano kaya yung makakapagpaano ng puso ni Panday? So family. Siyempre lahat naman siguro tayo family ang pipili. Kailangan meron ko ako. Na-try mo na bang umiyak dahil sa pag-ibig, Papa P? Sa ex, ganun. Papa P, ano ba? Pinipin ko lang ang spider buddy. Yun na nga guys, no? Ayong kabuo ang pag-uusap nila ni Panday Mechanik and... Miss Ann Monsalve. Siyempre naman ang mga napapag-usapan nila napaka-importante talaga no. Bawat words na nababanggit nila sa kanilang mga salita is mahalaga din. Meron man mga times doon na pinapatawa pero totoo 'yun. Totoo din 'yan ng mga napangyayari na 'yon. Kaya maraming salamat po sa panonood ng ating reaction video. Welcome umabot ka man hanggang dulo dito sa ating premiere. Kaya, thank you so much sa'yo. Kaya, lagyan mo. Huwag kalimutan po ang ating Panday Mechanik and Miss Ann Monsalve. Of course, ang CINMAR vlog na always nandyan para sa kanila na nakasubaybay po hanggang dulo. Well, thank you so much and goodbye.